Mga DJ, welcome dito sa aking channel dito sa DJ Paparems TV. Ngayon mga kaibigan, meron tayong tutorial ngayon. Ating tutorial ko natin ay ituturo ko sa inyo kung yung step by step kung paano natin gamitin yung KineMaster, no? Ngayon mga kaibigan, tayo po yung magsisimula na po. Unang step po natin ay i-click muna natin yung empty frag. Yung gitnang button na pinakamalaki na button, yung may plus sign, yan po ang ating empty project. Ang gagawin natin dyan, i-click lang natin itong pinakagitna, and then pipili pa kayo ng size ng pwede nyo gamitin. Example, ito po ang una kung cellphone na gamit nyo mga kaibigan, at ito po yung lalabas, ito yung size nya. Tapos mga kaibigan, kung lilipat naman tayo, doon naman tayo sa 9.16, yun naman po yung pinakamaliit na pinakamaliit na size siya. Yan yung mga gamit yung video nyo, gamit din yung cellphone sa pag video nyo. At kung doon naman tayo doon sa 16.9, yun na po yung pinakamalaking size ng KineMaster. Yan na siya, pinaka full po yan. Ngayon mga kaibigan, nandito na tayo sa ating menu unang KineMaster. Paano pa natin gamitin yung KineMaster? Unang-una mga kaibigan, syempre po, hindi ka makakapaglagay ng mga ano-anong mga video dyan, or image or picture o music background kung wala kang media source, no mga kaibigan. Kailangan po, ang pinakauna natin gagawin mga kaibigan ay i-click natin ang media source. Click natin yan, yung media source na yan. And mga kaibigan, pipili po tayo ng video na ating i-edit, no? Edit natin. O kaya, pwede tayong magagawa ng mga... Pwede tayong gumawa mga kaibigan ng mga slide picture. So, turo ko pa sa inyo mga kaibigan. Doon muna tayo sa slide picture mga kaibigan. Hanap tayo ng mga picture niyo dito na ating gagawin na slide show mga kaibigan, slide show na video. Ngayon na dito tayo, meron akong mga picture dito sa ano, meron akong mga picture dito. Ayan, halimbawa mga kaibigan, halimbawa yan, lalagyan natin makita ninyo, no? Yan, i-click ko, ha? Yan. Yeah. Okay, stop natin mga kaibigan. Kung ano ang i-edit yung picture niyan, yan, i-click nyo lang po yan. Tapos, i-click yung pinakagitna na button ni parang square. I-click nyo yan. And then, i-click mo yung parang equal sign. Yan, equal sign. And then, i-adjust mo siya. Gamit ng kamay mo ha, gamit ng kamay ninyo pag-adjust. Ayan, pag na-adjust mo na, ngayon pwede na tayong maglagay, i-check, lagay nyo muna yung check, no? Gawin yung, i-check nyo muna. And tapos, yung pinakagitna, pwede natin gamitin yan na para sa transition. Ayan, pili ka ng 3D transition, meron dyan. I-click mo 3D. Pili ka dyan, pwede ka ng crack, glass, bounty box, ayan, clip, strip, ayan. Pili lang kayo mga kaibigan, bahala na po kayo kung anong gusto nyo gamitin transition. At meron tayong fan transition, ayan, itry natin fan transition. May classic transition din tayo, ayan, yung classic, no, mga kaibigan. Pili lang kayo kung anong mga gusto ninyong transition, no? Yan mga kaibigan, yan, mapili lang ng pili. Pero ako, ginagamit ko dun sa 3D talaga ako gumagamit.
Yan, try natin itong mga to ha. Yan, kagaya niyan, yung Q. Tapos, next. Yan. Ulit-ulitin yung mga kaibigan yung ginawa natin. I-click natin yung unang square. Yung square sign. Tapos, i-click natin yung parang equal para mag-connect yung dalawang square. Tapos, ikaw na bahala dyan mag-slide, no? O mag-adjust. Ulit-ulitin lang natin yung mga kaibigan hanggang sa matapos natin yung pag-i-edit natin sa lahat ng mga picture para ma-slide siya natin siya, no? Ayan mga kaibigan na, pwede rin naman tayo palitan ng kulay yan, yung inyong picture. Pwede natin gawin luma, o kaya pwede natin siyang baliktarin, no? I-rotate natin siya, ganyan. Depende po sa inyo, no, mga kaibigan, kung anong gusto nyo pag-rotate, babali-baliktarin nyo lang yan. Tapos balik lang tayo doon sa 3D, mga kaibigan. Niyan. I-click mo lang 'yung ano at i-click mo 'yung parang volume sign. Adjust mo siya. Try natin mga kaibigan na patuloy. Kapatid, ang aking ituturo sa inyo, 'yung layer, no. I-click mo 'yung layer. I-click mo 'yung image sign. Pili ka ng mga picture na gusto mong gamitan na idagdag mo dun sa 'yung video, sa 'yung slideshow. Adjust mo lang yan. Meron tayong mga in animation. Pili ka lang dyan. Kung anong gusto mo mga animation. May overall din tayo. Flicker, blinker, jitter, yan. Fountain, no? Pili ka lang dyan mga kaibigan kung anong mga gusto nyo mga out animation. Meron tayong out animation din, di ba? Pili ka lang dyan. Meron din tayong cropping. Pwede mo ikakrop yan mga kaibigan. Yung picture mo, pwede mo pa ikakrop siya. Tapos mga kaibigan, ituturo ko rin sa inyo mga kaibigan yung green screen, no? Pili tayo, dun ba ulit tayo sa layer, pili tayo ng green screen. Hanap tayo ng green screen. Halimbawa ito yung green screen natin. Yan. Tapos hanapin yung chroma key. Enable nyo yung chroma key and then, ayun na, nakikita mo mga kaibigan. Yung green screen natin, nawala na yung green na background, yun, ang ina pong lumabas na. Mga kapatid, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung text. Ayun, ayun. Sa layer pa rin, no? Pindot ka sa layer at punta ka sa text. Magsulat ka ng pangalan nyo dyan, kung anong gusto nyo ilalagay nyo doon. And then, yung malaking yung arrow niyan, pwede mong palakihin. Tapos yung kabilang arrow niyan, rotation po yun. Mo, pili ka ng font. Ayan. Anong font ang gusto nyo? At mayroon tayong color. Yung bilog na sa kanan nyo. Pili ka ng kulay, kung anong gusto nyo kulay. And then, meron rin tayong in animation, letter by letter ang ginagamit ko dyan. Pero nasa inyo pa rin yan kung anong gusto nung gamitin, no? Na in animation na sa inyong mga text. Pili lang. Nasa inyo pa rin yan mga kaibigan kung anong mga yung picture mga kaibigan. I-cut natin yan. Punta ka doon sa trim.
pwede natin i-split yan. I-split natin sa gitna yan. I-split natin siya. Yun mga kaibigan, pwede siyang gamitin mag split ka. O kaya marami pang mga kaibigan na pwede gamitin, gawin sa mga kain master. Yan, i-try natin play. Hanggang dito na lang tayo mga ka-DG. Sana po meron kayong mapupulot na aral dito. Kung meron kayong mga tanong mga kaibigan, huwag mayang magsabi sa akin at tuturuan ko at i-guide ko kayo. Hanggang dito na lang tayo at maraming salamat.